Hi guys! Kumusta kayong lahat? Andito na naman ako upang magbahagi na naman ng panibagong kwento sa inyo. Ang istoryang ito ay ibinahagi ni Rhea Fungan. Siya ay miyembro din ng PWAP. At ang istoryang ito ay binasa ko na. Kumbaga, ikikwento ko na lang sa inyo base sa nabasa ko. Dahil maiksing kwento lang ito. Si Rhea Fungan ay isang maagap din na nag-asawa. Sa edad na 15, nagkaroon na rin siya ng anak. 3 years old pa lamang siya nang siya ay maulila sa kanyang ina. At ang kanyang ama, simula nang maulila siya sa kanyang ina, wala nang pakialam sa kanya ang kanyang ama. Kaya si Rhea ay napapunta sa pangangalaga ng kanyang lolo at lola. Hanggang sa tumanda na siya, hanggang sa maging dalaga na siya, hindi naging madali ang buhay para kay Rhea. Dahil hindi naman sila maraming pera para matutusan niya ang pag-aaral niya. Kaya kahit bata pa siya, nagdesisyon siya na mag-working student. Nagpakatulong para lang makatapos ng pag-aaral. Kaso, sa kasamaang palad, nakahanap siya ng amo na masamang ugali. Kaya napagdesisyon nun niya na umuwi muli siya sa kanyang lola. Grade 9 na siya noon. Kaso si Rhea, namali ng direksyon na pabarkada. Kaya habang siya ay nag-aaral ng grade 9, nabuntisan siya. Pero hindi naging hadlang ang kanyang pagbubuntis. Nagpatuloy siya sa pag-aaral niya. Dahil sabi pa niya, mas gugustuhin pa niya na kahit mahirapan siya, dahil ang pag-aaral, mas makakatulong sa kanya yun pag nakatapos siya. Kaya pinagpatuloy niya ang pag-aaral niya hanggang sa makatapos siya ng high school. Nang siya ay sumapit ng 18 anyos, muli siyang nagbuntis. Ang hirap lang sa kalagayan ni Rhea, walang tumutulong sa kanya kahit sarili niyang ama. Hinayaan na siya. Pero imbis na magalit siya sa kanyang ama, kumbagay pinatawad niya ito. Dahil sa isip niya, lagi niyang tinataminim kahit ano pa man ang gawin ng ama sa kanya, kahit hihayaan siya, kahit pabayaan, ama pa rin niya yun. Kaya noong umedad siya ng 18, nagbuntis uli siya sa ikalawa niyang anak. At kahit siya'y nagbuntis, nagpatuloy pa rin siya sa kanyang pagkukulehiyo. Hanggang ngayon, pumapasok siya. Kahit hirap na siya, mas sinisikap niya na makatapos siya ng kanyang pag-aaral. Dahil sa pamamagitan ng pagtatapos, mas magiging maayos ang buhay na maibibigay niya sa kanyang mga anak. Yun ang kwento ni Rhea Fungan. Maiksing kwento, pero napaka nakakahanga. Dahil iba siyang istorya, kumbagay siya man ay naligaw ng landas, siya man ay nagkaroon ng anak sa edad na hindi pa naman dapat, pero nanindigan siya. Pinahalagang pa niya kahit may anak siya ang pag-aaral. Yun ang nakakatuwa sa mga bata na kahit man nagkamali, kahit man nagkaroon na agad ng asawa sa edad na hindi pa naman dapat, pero pinagsisikapan talaga nila na makatapos sila. Dahil ang sa isip nila, para din naman sa kanila yun, at lalo na may anak na sila para sa magiging future ng anak nila. Kaya saludo ako sa mga kabataan na kahit may mga anak na, pinagpapatuloy pa rin nila ang kanilang pagtupad sa kanilang mga pangarap. Kahit man kayo nahihirapan,
Huwag na huwag kayong susuko. Mahirap, oo. Pero kayang-kaya ninyo yan. Laban lang. Kung kayo man ay pinanghihinaan ng loob, isipin nyo lang kung para kanino, kung bakit kayo lumalaban. Para kayo ibigyan palalo ng lakas. Palagi niyong isipin ang inyong mga anak sa lahat ng mga problema dumarating sa inyo. Dahil ang mga anak natin, sila ang makapagbibigay ng lakas sa atin kung tayo man ay pinanghihinaan na ng loob. Kaya maraming maraming salamat, Rhea, sa iyong maiksing kwento. Sana matupad mo lahat ng mga pangarap mo sa buhay. Sana maging successful ka. At sa lahat ng mga problema na dumarating sa atin, panatilihin pa rin nating maging masaya dahil ang pagiging masaya ay nakakabawas ng problema at maging positibo sa lahat ng mga bagay. Maraming maraming salamat sa suporta at sana huwag niyong i-skip ang ads. God bless you guys!